Ayan guys, ayan ang haba na no, naka 1 minutes tayo do sa ating Genesis 18 verse 19. Okay, go. Basa. Pinili ko si Abraham upang turuan niya ang kanyang lahi na sumunod sa aking mga utos sa pamamagitan ng paggawa ng matuwid at pagpapairal ng katarungan. Kapag nangyari iyon, tutuparin kong aking pangako sa kanya. Yes, ayun. Pinili daw ni Yahweh si Abraham, yung ating amang si Abraham, para turuan na yung kanyang lahi. O ayun, tapos na si Abraham. Tapos tayo ngayon, nagbabasa tayo ng Biblia, tinuturuan natin yung ating sarili, una sa lahat. Tapos yung ating lahi, o halimbawa tulad kayo, at naturuan kayo ng Panginoon, tinuturuan ko kayo, tinuturuan tayo ng Lord lahat, para tuparin ng Diyos yung pangako niya sa atin. At kung paano yung tinupad yung pangako niya kay Abraham. Amen. Praise God. Ayun guys, salamat sa Panginoon sa... Ano yan? Ayun, may deliver guys. Milk tea. Praise the Lord. Ayun, nakakatuwa. May pamirinda si Mayura. Si Mayura Jo. Ayan. Ayun guys. Ayan ang saya. Ayan, alam mo na si Maruya. Maruya. Si Jo ang magpa-deliver. Ayan, thank you Lord. Ayan, thank you Tiklao. Ayan, imbis tuloyin na tayo mamaya pang merienda. Ayan. Ayan guys, gusto nyo guys? Ayan. Nagpa-milk tea si Mayura. Ayan, yung kasama ni Kuya Dig sa trabaho. Ganito daw negosyo, inalok na tayo ay... pagkakalooban sa ng Lord sa sunod na parang, oh bakit? Nasaan na? Ayaw mo buksan. Ayan guys, thank you Lord sa araw na ito. Ang sarap nito guys. Ay, mainit kasi guys. O bigyan ng dugpod yung mga alaga. Ang aming alaga kayo binigyan namin ng dugpod kasi nainggit sila pag kumain kami. Ay bawal naman sa kanila yun. Kaya ka isa lang. At ate, ikinag-film tayo. Hindi na film ginawa natin, ang mukbang na tayo. Ayun guys, nakagutom naman din kasi kaya ayun. At saka ang init. Ayun guys, saka na tayo sa blessing. Praise God. Ayun, thank you Lord. Ayun be, ano, nabasa mo na ano. Ng prayer. Lord, thank you po Lord sa araw na to. Panginoon, salamat po Lord sa blessing na binibigay niya po Lord sa amin. Lord, turuan niyo po Lord kami na sumunod po sa inyo, Panginoon. Kaya na po Lord, bahala na po. Pagsikapan po namin Lord at sumunod po sa inyo, Panginoon. Amen. Kaya na po Lord, bahala. Salamat. Yes po Lord, tulad po Lord ng aming ama na si Abraham, Panginoon. Yes. Patuloy niyo po Lord kaming gabayan. Salamat po, Panginoon. Ituro niyo po Lord sa amin ang tamang daan upang maligtas po kami at makapiling ka po namin. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Yes. Dito po lang sa digdig na ito, kapiling natin, Panginoon, kasi nga nasa puso natin siya. Saan man tayo magpunta o lang na kasama ang Panginoon. Amen. Depende yun sa ating ginagawa. Kasi pagkasalungat sa ginawa ng Panginoon ng ginagawa natin, sa ginawa ni Abraham, hindi tayo patikin ng pagpapala. Be, sige mag-ano ka na at nakubilisan mo, be. Naka-5 na tayo, hindi ba tayo tapos? Yan, verse 18. Balik ka sa 18. 18 po. 1918. Habi po. Wala na, ayun. Sapagkat pinili ko siya upang maging ama ng isang malaki at makapangyarihang bansa sa pamamagitan niya, ang lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Yes. Ayun. Sa pamamagitan ni Amang Abraham, ang lahat daw ng bansa kanyang pagpapalain, purihin si Yahweh. Ayun, di ba? Dahil sa ginawa ni Amang Abraham, maging masunurin siya, lahat ng bansa ay makatikim ng pagpapala. Kung naging masunurin din tayo. Amen. Thank you, Jesus. Ayun. Sige, be, ako na muna magbasa. Okay, 20. Habe? 20. Kaya't sinabi ni Yahweh, katakot-takot na ang sumbong sa akin laban sa Sodoma at Gomora. At nagpapalaki napakalaki ng kanilang kasalanan. Ayun. Takot na doon ng sumbong ng tungkol kasi sa Gomora at Sodoma ito mga kapatid. Ayan kaya bumaba si Yahweh pa ngayon. Verse 23 hanggang 26 sabi dito, sige ba, magano ka na ako na muna.
Itinanong ni Abraham, lilipulin ba ninyo po ba ninyo ang lahat ng tao ang mabubuti kasama ng masasama? May tanong si Abraham. Sakali pong may 50 mabubuting tao sa lungsod, wawasakin pa rin po ba ninyo iyon? Hindi po ba ninyo patatawarin ang lungsod alang-alang sa 50 iyon? Naniniwala po akong hindi ninyo. O, tinanong. Nagtanong si Abraham, pero naniniwala na siya. Niwala po akong idadamay ang mabubuti, hindi ninyo gagawin iyon sapagkat kung ganito ang mangyayari, parehong magdurusa ang masama at ang mabuti. Hindi ninyo magagawa iyon, makatarungan ang hukom ng buong daigdig. Ayan, nagtanong si Abraham pero alam niya na makatarungan yung buong daigdig. O diba, tayo din naman, pwede tayo magtanong sa Panginoon. Yes God, kasi makatarungan daw yung hukom ng buong daigdig. Ayan, kaya diba dito minsan nakakaranas tayo ng pangaapi. Pero ang hukom ng buong daigdig, alam niya yun. Kailangan lang natin magpakatatag din at magtiis din at magtiwala pa rin sa Panginoon. Ano? Amen? Ayun guys, napakabuti ng Lord. Sabi dun sa 25, nasaan ako? 23 hanggang 26. Nabasa ko na ba yun? 26 ito po. Sa sumagot si Yahweh, hindi ko wawasakin ang lungsod. Alang-alang sa 50 mabubuting tao. Amen? O, diba? Kaya yun yung sinasabi ko guys dito na lang sa ating bayan, marahil 50 hanggang mahigit pa yung mga nananalig sa Panginoon at nananalangin. Kaya hindi niwawasak yung lungsod ng Sodoma at Gomora. Kasi minsan itong bayan natin, sahol pa sa Sodoma at Gomora. Kasi Sodoma at Gomora, yung mga kababayan nila, yung kaano nila doon, hindi nila nilalapastangan. Eh, minsan magulang nalapastangan yung anak nalapastangan yung magulang, o diba? Ang saklap. Ang sahol pa nga, isa sa Sodoma at Gomora. Pero dahil doon sa mahigit 50, nakipagkatiwaranan si Abraham hanggang sa 10 na lang. O, ayan. Verse 32, sabi dito, hanggang sa nakipagtanong ng tanong si Abraham hanggang sa inabot na ng 10 na lang. Sabi dito sa 32, nilakdawan na natin yung isa, iba. Nakipagtiwaran lang sa Abraham dito, 50 hanggang sa naging 10 na lang. O 10 na lang dito sa 32. Sa huling pagkakataon ay nagtanong si Abraham, ito na po lamang ang itatanong ko. Paano po kung 10 lamang ang mabubuting tao roon? Hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod alang-alang sa 10 iyon. Sagot ni Yahweh. Ayun, di ba? Marahil siguro dito sa akin, mayigit 10 naman o 50, kaya hindi pa rin yung winawasak. Pero minsan, kasuklam-suklam naman talaga ang nangyayari. Ay, purihin si Yahweh. Salamat na lang at mahabagin daw yung hukom ng bumalik dito sa ating binasa. Verse 25. Oh. Kaya, ayun, salamat na lang. Diba? Ayun nga lang, may mga pagtitiis. Praise God. Thank you, Jesus. Ayun, sabi dito sa 26. Lipat tayo doon sa 26 verse 5. Doon sa 26 verse 5, na-distract tayo sa ating mga dumating na milk tea. Thank you Lord sa napakadaming biyaya. Ayun, sabi dito sa 26 verse 5, ang pinangakuan naman dito ni Yahweh, ang kausap naman dito sa si Isaac. Okay, sabi. Verse 5. Sabi dito, upapalain kita dahil kay Abraham sapagkat sinunod niya ako at tinupad ang aking mga utos. Ayan, kaya nakakatikim tayo ng pagpapala. Ngayon kay Amang Abraham. Dahil doon sa pagsunod niya, dahil na nakasunod si Jesus, ayan. Hanggang ngayon, pag naging masunurin niya tayo tulad ni Amang Abraham, katulad ng Panginoon, maranasan natin yung pagpapala. At ayun, sabi dito sa 18 verse 19, pinili daw niya sa Abraham para turuan yung kanyang salin lahi para tutuparin daw niya yung mga pinangako niya. Hanggang sa panahong ito, masan yung mic mo? Ito po. Nuturuan natin yung ating mga sarili una sa lahat. Para makamta natin yung pangako ng Panginoon. Panginoon sa kay Abraham. Kay Abraham, praise God. Ayan. Ay, dun sa lugar na yun, ni Sampo, wala. Kaya iniligtas na lang ni Yahweh si Lot. 19 verse 29, basahin mo muna, sige ko. 19 verse 29 po. Sabi dito, nang gunawin ng Diyos ang mga lungsod na iyon, hindi nawaglit sa kanyang isipan si Abraham, kaya iniligtas niya si Lot. Oh, ayun. Halimbawa, dito sa lugar sa ating bayan, na sobrang nakakasuklam niyang nangyayari, napakadaming unggoy. Kaya kuwawa yung mga pagunga, unang gaot, para yung may kamkamin yung mga unggoy.
ayan, di ba tunay naman? Anong pangalan ng unggoy? Kayo na maglagay ng pangalan, guys. Okay lang naman. Bagamat hindi okay, wala tayong magawa. Ganun talaga sila. Napabilang tayo sa pagunggaw ng gaod. Ayun, alam mo sa mga tax-tax. Lahat ng sangay ng gobyerno ay may nakakamukam ang mga unggoy. Akala kasi ng mga unggoy ay may forever sila. Hindi nila alam, maiksi lang ang buhay. At least tayo, alam na natin na na-enjoy natin yung buhay natin kahit maiksi o at least alam na natin ang tundan si Abraham, hindi yung mahilig mga mukab. Ayan guys, doon tayo sa 29. 15 be? 15. Sabi sa verse 15. Hanggang 17 yan be. O, okay. Bawat isa ay maliwanag natin. Go! Nang magbubukang liwayway na, inapura ng mga anghel si Lot. Magmadali ka, umalis na kayo ng inyong asawa at mga anak. Nang hindi kayo madamay sa pagwasak ng lungsod. Oo, ayun. Pumunta yung kasama ni Abraham doon na anghel. Tatlo yun. Kasi kaya yung tatlong persona ang Father God in Heaven, tao Espiritu at ang anak kasi nga. Tatlong anghel yung nandoon. Pumunta yung dalawa sa Sodoma at Gomora. Tapos yung isa na iwan doon kay Yahweh. Eh, kay Abraham, yun yung kausap niya na nakipagtawaran siya. Yung dalawang anghel nandito na sa kay Lot. Kaya yung Father, ang Panginoon at tatlong persona. Praise the Lord, hallelujah. Ayun, verse 16. Ay, napura na sa sabak ng mga anghel nung pumunta sa dun sa Duma at Gumura. Mayroon pa mga verse dyan, pero iba na mga outline kaya hindi natin sinama. Ayun, verse 16. Sabi sa verse 16, yes. Nag-aatubili pa si Lot, ngunit sa habag ni Yahweh, halos kaladka rin na sila ng mga lalaki palabas ng lungsod. Ayan. Okay. Ayun, dahil sabag ni Yahweh, ayun, mabaging taga ang Lord. Kasi pagka-uras na, kailangan talaga operahin niya yung mga halos kaladka rin na daw niya. Ito sila, dahil sa hindi nang lilimot ni Yahweh yung pangakon kay Abraham, iligtas na lang si Lot. Kasi kahit 50, kahit 10, wala dun sa Sodoma. Walang mabuti. Bagamat walang mabuti, pero kung sumunod ka sa Panginoon, may turing kang mabuti o matuwid. Sabi niya ng Abraham, yes God. Ayun, sabi na po rin, dahil sabak ni Yahweh, halos kaladkarinan niya yung mga lalaki palabas ng ang lungsod. Ayun sila, Lot nga. Verse 17, B. Sabi sa verse 17, pagtapos, isa sa mga anghel ay nagsabi, ililigtas ninyo ang inyong sarili. Huwag kayong lilingot o hihinto sa libis. Magtago kayo sa kaburulan para hindi kayo mamatay. Ayan, sa iligtas nyo daw ang inyong sarili, huwag daw nililingon. O tulad doon sa nangyari doon sa Ukraine, inililikas, ayaw lumikas kasi nililingon nila yung kayamanan doon. So, siyempre doon sila nabuhay, uwi naman sila dito sa bayan ng mga unggoy, wala din naman silang ikabubuhay marahil. Kaya napakabuti ng Lord doon sa mga tao na habang nasa ibang bansa, may ini-invest sila dito sa bayan ng mga unggoy. Kasi kung bagamat walang ligtas na lugar kundi sa presensya ng Lord, ibig sabihin, mayroon ka man lang ibang opsyon na mapupuntahan. Doon mo na lang talaga lahat inubos. Maging katulad ka nga na asawa ni Lot, lumingon kasi nga, nilingon niya yung kayamanan niya na maiwan doon sa Duma at Gumura ka. Nakalagay dito ay nanigas, naging haliging asin. O ay pagka lilingon mo yon at ikaya ng utas, manigas ka talaga, nanigas talaga, ayan. Ayun guys, ayun sabi dito, iligtas ninyo ang inyong sarili, pumunta doon sa, huwag daw hihinto. Ibig sabihin, pag tumatakas, hindi ka daw pwedeng hinto, nalilingunin pa yung yamanan. Magtago daw sa kaburulan, ang iba, imbis na harapin yung problema, ay nagpapakamatay, nagtago sa burol. Wakala naman ay maligtas sa doon, may kaparusahan pa naman. Magtago kayo sa kaburulan para hindi kayo mamatay, sabi niya dito kay Lot ng Panginoon, yung Anghel ni Yahweh. Kasi nga, walang mabuti doon kaya niligtas na lang si Lot. O halimbawa tayo sa biyaya ng Lord. Dahil sa kababasa natin salita ng Lord, marahil niligtas na lang niya yung mga sumusunod kay Abraham tulad ni Lot. Kasi si Lot talagang doon sa masama kay Abraham. Pero pamangkin lang yun ni Abraham. So sumusunod siya pag nagpatira pa. Di ba si Abraham? Ganun din ginagawa niya. Praise God. Ayun, verse 25 hanggang 26. May basa? Go. Tinupok ni Yahweh ang mga lungsod na iyon at ang buong libis. Lahat ng mamamayan doon, pati ang mga pananim. Tinupok ni Yahweh yung mga lungsod na iyon at ang buong libis. Ano ba yung libis? Parang lubak siguro. Mamayan doon, pati ang mga pananim. Ayan, nilipol na lang ni Yahweh. Kasi nga, yung mga tao talagang sagad na sabutuin kasamaan. Kaya minsan nakatakot yun sa bayan.
verse 26. Ngunit lumingon ang asawa ni Lot, kaya ito'y naging isang haliging asin. Ayan. Wala akong nanood ako noon sa balita, yung sa Ukraine at sa Russia. Ayaw, malis ng mataon, nilingon nga nila yung makaymanan na doon. Makatulad nito siya, naalala ko itong si asawa ni Lot na walang pangalan. Wala siyang pangalan, kasi kung sino yung matao ngayon na napunta doon, saka pa magkapangalan nun. Verse 1 pa lang. Verse 1, sabi, nang gabing dumating sa Sodoma ang dalawang anghel, nakaupo si Lot sa may pintuan ng lungsod. Pagkakita sa kanila, tumayo si Lot at sinalubong sila. Nagpatira pa siya sa harapan ng mga anghel. Ayan. Kaya si Lot ay ginagaya si Abraham, diba, doon sa chapter 18. Pero nakita sa mga anghel, nagpatira pa. Sa ito si Lot, nagpatira pa din sa harapan ng anghel. Ibig sabihin, papakumbaba din siya lagi sa Panginoon. Bagamat pamangkin lang siya ni Abraham, dahil lagi siyang gustong sumama kay Abraham, anak yata siya ni Sila, yung kapatid Abraham. Ay, dahil tinularan niya sa Abraham, ayun, lahat ang pagpapala, naranasan din niya, oh, liligtas siya ng Panginoon Yahweh sa magitan ng anghel at suko. Hanggang ngayon, nagsusuko ang Panginoon para iligtas tayo, ang bawat isa sa atin. Yung pakikinig natin at pagsisirntong ng Word of God, may nakakuha tayong paalala at pagliligtas ng Panginoon. Amen. Hindi na mawala ng kabulan. At saka dapat lang naman talaga, kasi anong mga oras dumating ang Panginoon, manigas, na parang asin, na parang inasinan, oh. Diretso sa langit. Hindi sa impyerno. Amen po ba, RK? Amen. Ayan guys, thank you Lord sa araw na ito. Ayun, tapos na pala kami. Ayan, ito si Lot ay ang nasusundan yung kilos ni Abraham. Praise God. Hanggang sa panahong ito, kung tularan natin si Abraham huwag si Adan, ay maliligtas tayo sa gitna ng daigdig na ito. Praise God. Nan, balik ka na doon sa ating pinagsimulan. Genesis 18 verse 19, pinili ko si Abraham upang turuan niya ang kanyang lahi na susunod sa aking mga utos. Sa pagitan ng paggawa ng matuwid at pagpairal ng katarungan, kapag nangyari iyon, tutuparin ko ang aking pangako sa kanya. Amen. Tutuparin daw ng Panginoon yung pangako niya kay Abraham. Ayan. Si RK nagtitinda. Nabuta kasi kami, tanghali kami nag-ano guys. Kaya ayan. Habang nagpipilm ay nagtitinda. Ayan guys, makatarungan kapag nangyari iyon, tutuparin ko ang aking pangako sa kanya. Oh. Ayan guys. Tutuparin daw niya. Kahit sa panahon ito, kung tayo ay makakasunod kay Abraham, gumatayang buti, paarealin daw ang katarungan, ay makakanta natin yung pinangako niya. Ay ngayon, kung tayo ay nililin lang ng ating kapwa, kung anong-anong pandaraya ang ginagawa sa atin, oh, patuloy tayo manalig sa Panginoon at ipagkatiwala sa kanya. Kasi nga, siya naman nakakaalam ng lahat kung tayo na biktima. Alam ng Lord yun. Kailangan lang natin manalig at magtiwala sa Panginoon. Amen. Thank you, Jesus. Ayun. Ayun, guys. Tapos na tayo. Opening, closing prayer, be. Okay. Tapos na kayo, ha? Hindi pa. Thank you, Father God in heaven. Thank you, Jesus. Ayan nga. Kung salamat sa aming mga binasa. Naway, naparangalan ka namin, Lord, sa aming mga binasa. Pinaalala mo sa amin na dapat namin tularan si Abraham. Naging masunurin siya at naging makatarungan. Kaya ayun, nakamtan niya yung mga pangako at makakamtan din namin. Amen? Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ayun, bye guys. God bless. Good morning. Shout out sa inyong lahat. Ayun, ang haba naksin ng aming pinilm. Kaya ayun. Bye-bye, guys. Ayun, sa Geisha. Kain ng kain. Ayan, shout out sa inyong lahat guys. God bless, good morning Kuya Jigs. God bless, good morning Sister Marjorie at sa iyong buong sambahayan. Amen. Bye.